Matapos ang paglisa ni Tony Gonzaga sa ABS-CBN, kusang umalis kasi sa pagiging host ng Pinoy Big Brother. Ito ang opisyal na inanunsyo ng kapamilya actress sa kanyang Instagram noong February 9, 2022. Sa kanyang Instagram, nagbahagi ng larawan si Tony na kuha mismo habang nagho-host siya ng reality show. Kalakip din ito ang opisyal niyang pahayag tungkol sa kanyang desisyon. Ang lahat ng ito ay sa kabila ng maraming batikos na natanggap ni Tony nang siya ang mag-host ng proclamation rally ng presidential aspirant na si Bongbong Marcos na ginanap noong February 8, 2022 sa Araneta Coliseum sa Bulacan. Una nang nakatanggap ng negatibong komento ang host actress nang kunin niyang guest sa kanyang YouTube channel si Bongbong. Hindi pa humuhupa ang galit ng maraming mga empleyado ng ABS-CBN kay Tony Gonzaga. Lubos na nasaktan ng ABS-CBN employees. May pinanggagalingan ang malalim na tampo ng kapamilya employees at talents kay Tony. Dahil si Mark Aleta ang isa sa mga nanguna at naging aktibo para hindi mapagkalooban ng bagong franchise ang ABS-CBN. Sa makasaysayang pagboto ng mga miyembro ng House of Representatives noong July 10, 2020, panawagan ng ABS-CBN loyalists at sympathizers. Hindi na dapat pabalikin o bigyan si Tony ng mga programa sa Kapamilya Channel. Pero tila malabong mangyari ang kanilang kagustuhang kanselahin at tuluyan ng burahin sa mundo ng telebisyon ang controversial TV host actress. Dahil sa makahulugang Facebook post ni former DPWH Secretary at Senatorial Candidate Mark Villar ngayong Huwebes, February 10 caption ni Mark sa larawan nila ni Tony at ng misis niyang si Emmeline Aglipay. Forever grateful for the support and friendship, Tony, we are always 100% behind you. Ang Advanced Media Broadcasting System na pag-aari ng ama ni Mark na si Manny Villar ang pinagkalooban ng pamahalaan ng broadcast frequencies na dating ginagamit ng ABS-CBN. Hindi man makabalik si Tony sa Kapamilya Channel, malaki ang posibilidad na magkaroon siya ng programa sa AMBS na mapapanood sa Channel 2. Sa mga hindi po nakakaalam, frequencies lang po ng ABS-CBN ang nakuha ni Manny Villar. Sa makatuwang tuwid, ang number lang ng channel ang nakuha ng bilyonaryong si Villar, hindi ang ABS-CBN. Matibay na basehan nito ang pahayag ni Mark na, "We are always 100% behind you." Kailangan ng AMBS ng mga personalidad na magiging mga poste ng kanilang network at magbibida sa mga programa. Bukod kay Willy Revillame, hindi imposibleng kunin ng mga Villar ang serbisyo ni Tony para sa AMBS. Ang kapatid ni Mark na si Las Piñas Representative Camille Villar ang isa sa 70 kongresista na bumoto para tuluyang ibasura ang franchise renewal application ng kinabibilangang TV network ni Tony sa loob ng 17 taon. Ang ABS-CBN. Paniguradong nasa listahan na si Tony Gonzaga sa mapapabilang sa mapapasama sa bagong network at ang channel na ito ay Channel 2 na nakuha na ng mga Villar. Kaya talagang mahihirapan ang makabalik ang ABS-CBN sa television. Kaya nakadepende pa rin sa kampo nila Villar kung palalabasin nila ang mga palabas ng Kapamilya Network sa bago nitong channel. Yun lamang po, wag po natin kakalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel at click ang notification bell para updated ka sa ating mga latest chika update. Maraming salamat po.